Mel, ano ang dahilan ng mga mambabatas kung bakit nila kinukontra ang polisiya na ito ng pamahalaan? Yes, Ella, bagumano ito sa sinasabi ng konstitusyon maging sa mga umiiral na polisiya ng Department of Labor and Employment. Batay sa inihaing resolusyon ng makabayan Black lawmakers, idinideklara ng konstitusyon ang polisiya ng Estado na protektahan ang karapatan ng mga manggagawa at isulong ang kanilang kapakanan. Sa ilalim rin nila ng COVID-19 Vaccination Program Act of 2021, ang vaccination card ay hindi dapat ikonsidera bilang dagdag na requirement para sa educational, employment at ilang kahalintulad na transaksyon sa pamahalaan. Dagdag pa ng mga mambabatas sa ilalim ng Labor Advisory No. 3 ng DOLE sa taong 2021, ang lahat ng establishmento at empleyado ay hinihikayat na magpabakuna. Pero kung may ayaw na magpabakuna ng manggagawa, ay hindi dapat ito makaranas ng diskriminasyon sa kanilang trabaho. Malinaw umano na hindi pinapayagan ang no vaccine, no work policy dito. Ayon kay bayan muna party list Representative Ferdinand Gaite, tila ito ay sapilitang bakasyon kung walang bakuna ang manggagawa at malinaw na labag ito sa batas. Nihindian niya sapat ang supply ng bakuna. Noong Lunes, sinabi ni Labor Assistant Secretary Teresita Cocueco na simula December 1, base na rin sa IATF, lahat ng hindi bakunado manggagawa ay kinakailangan dumaan sa RT-PCR test at sarili nila itong gastos. Ayon sa opisyal, ang no work, no pay rule ay maaaring ipatupad sa mga on-site workers na ayaw magpapakuna at hindi nagpresenta ng kanilang negative RT-PCR test. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok, live na nag-uulat mula sa Rizal.